Tayo ngayon ay nasa series ng Unspeakable Joy. The Good News of Christmas. So, ang title natin dito ay Faith of Mary. Ang tanong ay, why is Mary model of faith? Bakit si Maria ang naging modelo ng pananampalataya? Mary is an example of understanding that a Christian life is about, sabihin po natin, commitment. Mary is an example of understanding that the Christian life is a commitment. She proved, okay? She proved, Mary proved her faith sa paanong-paraan? By surrendering completely to God's will and plan. So, ngayong pag-Christmas, ang narinig lang natin na si Mary ay ginamit ng Diyos para ipanganak ang Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba? Walang resurrection kung walang birth. Ulitin ko po. Walang resurrection kung walang birth. At titingnan natin ngayon dito ay ang istorya na ito sa Luke 1:26 hanggang 38. Now in the sixth month, angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth to a virgin betrothed to a man, okay, siya engaged na kay Joseph, whose name was Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary. And having come in, the angel said to her, "Rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women." But when she saw him, when she saw Angel Gabriel, she was troubled at this saying and considered, "What manner of greeting is this?" Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found grace. You have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son and shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." Then Mary said to the angel, "How can this be, since I do not know a man?" And the angel answered and said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Highest will overshadow you. Therefore, also, that the Holy One who is to be born will be called the Son of God. Now indeed, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age. And this is now the sixth month for her who was called barren. For with God, nothing will be impossible." Then Mary said, "Behold, the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word." And the angel departed from her. Father, thank you for the message that we have read, that you may be blessed by the reading of your word. And Holy Spirit, we ask that this message will be an encouragement for us to know you more, to love you more, to appreciate you more of what you did for each and every one of us. The God who is the God of the impossible can do things for people, for us. Ang alam namin ay impossible. And cover us once more with the precious blood of your Son, Jesus. In Jesus' name, amen. So dito po, ang ibig sabihin po ng virgin sa Jew o sa Greek word, ito ay eligible na to marry. Sila noon, at the age between 12 to 14, pwede na silang magpakasal. Kaya siya ay engaged na kay Joseph at that time. Si Mary ba ay perfect? Si Mary ba ay very good? Okay? Siya ba ay talagang ideal na maging
vessel para ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo? Hindi po. But she was endued with the grace of God. So ito ay yung ibig sabihin ng favor, ito po ay grace. So dito sa Romans 4:16, ito yung makikita natin ng tungkol sa kay Abraham, faith ni Abraham. Therefore, it is of faith that it might be according to grace. Mary ay highly favored of God. So siya ay endued with the grace of God. Therefore, it is of faith that it might be according to grace. Sabihin po natin, grace. So that the promise might be sure to all the seed. Not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. So itong sinasabi na ito, na grace, ito ang ipinapakita sa atin ngayon sa istorya ni Mary, na itong favor na ito, favor is grace. Titingnan natin bakit kinailangan gawin ito ng Diyos, nating Ama, para tayo ay magkaroon ng ganitong klase na mensahe ngayong umaga. Kasi po, faith occurs, okay, when we cease trying to do something on our own. Ibig sabihin, ang pananampalataya, hindi ito ay ating hindi natin, oh sorry, ang pananampalataya ay hindi natin kailangang gumawa. Okay? Yung ibig sabihin nito, merong gagawa para sa atin. Ang pananampalataya ay yung mga bagay na hindi natin nakikita. Kagaya halimbawa po, dito sa faith is the one attitude that exactly opposite of trusting ourselves. So it, ang faith yung opposite ng pagtitiwala sa ating mga sarili. So dito sa Luke, makikita po natin sa 1:26, okay, ito yung pagdalaw ni Angel Gabriel, okay, or Gabriel, kay Mary, okay, noong time na si Mary ay ikakasal na, malapit ng ikasal, kay Joseph. Ano yung po nakita ko dito? Si Mary was, sabi po ng mga Bible scholars, between 12 to 14 years old. Batang-bata. Kasi nga doon, pwede po siya, pwede na silang magpakasal at that time. So ito po yung napansin ko, dahil ako po yung nag-handle ng mga twins, okay? Twins fellowship ng Saturday. Ang nakita ko doon yung mga bata. Sabi ko nga doon sa isang kausap ko kahapon, siguro kung 25 years old yung dinalaw ni Gabriel, ano, baka nagreklamo pa yun eh. Bakit ako? Ang dami-dami naman yung babae dyan. Bakit kailangan ako gumawa nito? Pero because of childlike attitude ni Mary, okay, hindi siya nagreklamo. Bakit siya? Sabi niya, let it be to me according to your words. So ang favor na ito, okay po, kay Mary, ay napakatindi. Matindi ang naging experience ni Mary nung siya ay sinabihan ni Angel Gabriel na siya ay magsisilang at ang isisilang niya ay Diyos. At ang magiging ama ay Diyos. Imagine niyo po yun, kung paano yun na during the time ng kanilang conversation, siguro si Mary nagtetremble siya, siguro nininerbi siya, siguro may kahalong takot. Pero hindi siya nagpadala sa kanyang emotion. Tuloy pa rin ang kanilang conversation. Ganito rin ang sabi niya sa 1:28 ng Luke. And having come in, the angel said to her, rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women. Ang ibig sabihin po ng highly favored one, Mary was chosen to fulfill, kay po, Mary was chosen to fulfill a particular task. At ito, wala nang ibang makakagawa nito at wala nang pwedeng makagawa maliban kay Mary. Ganito din ang sabi niya dito, the Lord is with you. Ganito din ang naging experience ni Moses sa burning bush. Sa Exodus 3:12. So he said, I will certainly be with you.
Sabi ni Father God kay Moses, ang certainly ay tiyak, prove to be true. And this shall be a sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Ano ang point? Tinignan natin, sabi ni Gabriel, the Lord is with you. Kay Moses din, I will certainly be with you. So sa time naman ito ni Joshua in the promised land, sa Joshua 1:8, so ang tinitingnan po natin dito ay, sabihin po natin, the Lord is with me. The Lord is with me. Okay, Joshua 1:5, no man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Could be, ano po, could be, ang parents nitong si Mary ay nai-impart sa kanya yung mga words na ito, kaya siya, nung siya'y pinuntahan ni Angel Gabriel, hindi siya nag-hesitate dahil siya maari ay pinalaki into the admonition of God. Ganito din ang nangyari kay Gideon to liberate the people from Midianite. Siya din ay sinabihan ng anghel. Okay? And the angel of the Lord appeared to him and said to him, the Lord is with you. You, mighty man of valor. Sa parahon naman natin ngayon, sa Hebrews chapter 13, verse 5, be content of such thing as you have, because He has promised He will never leave you nor forsake you. Katingnan niyo po. So between Zechariah, okay po, at Mary, okay, dito tingnan po natin. Sa Luke 1:12, when Zechariah saw him, he was troubled and fear fell upon him. Dito naman po kay Mary, titingnan natin. When she saw him, she was troubled. Ay, pareho silang troubled nung sila kinausap. The same angel, Gabriel, at he saying, and considered this, what manner of greeting this was. Ang pagkakaiba ni Mary believed. Si Zacharias doubted. So pagtingin natin po, ang ibig sabihin ng believe, to consider to be true or honest. To accept the word or evidence. So, yun ang kanilang pagkakaibang dalawa. Kaya si Karyas po ba ay pinarusahan ng Diyos dahil hindi siya naniwala? Binigyan lang siya ng lesson kaya siya ay hindi nakapagsalita noong siya ay sinabihan na ang kanyang asawa na barren at siya'y matanda na ay magkakaroon ng anak. So, yun ang pagkakaiba nilang dalawa. Pareho silang troubled, pero ang response ni Mary, nanampalataya siya. Naniwala siya sa salita ng Diyos. Si Zacharias doubted. So sabi dito, God's favor, God's grace is the power that changes things for us. So ganun ang nangyari. Okay, si Mary, nagbago lahat para sa kanya. Nung siya ay ginamit ng Diyos, ng ating Diyos para ipanganak ang Panginoong Jesucristo, things change around her. So Luke 1:31, and behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. Tingnan niyo po ha. Sabi niya, Mary was blessed among women. Bakit po? Kasi wala nang iba pa na makakagawa na ipapanganak muli ang Panginoong Jesucristo. Ipapanganak ang Panginoong Jesucristo maliban kay Mary. So po, ito po ay isang historical event. Okay po. At ito ay matinding event na hindi na ito maaaring maulit pa. Ito po yung event na hindi ito yung one boy or one man or one woman get together for doing a thing. Ito ay something na nakakamangha. Okay po, nakakamangha in the sense na paano mangyayari yun? Yun ang tanong nyo, paano mangyayari yun na ako'y magkakaroon ng anak? Hindi, wala naman akong kilalang lalaki. Wala pa naman siyang nakakasiping na lalaki at the time. Dito sa chapter 1, okay, ng Genesis,
ito yung pangyayari, o ito yung nangyari, maaaring nangyari dahil nga po, okay po, walang nangyari na ginawa ng isang babae at isang lalaki ang nangyari kay Mary. Ganito ang nangyari sa Genesis chapter 1, verse 2. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. So, ang Espiritu ng Diyos, hovering. Tapos, dito po sa istorya ni Lord Jesus ng Transfiguration sa Matthew 17 verse 5a, while he was still speaking, si Lord Jesus, behold, a bright cloud overshadowed them. So, imagine po natin, okay? Naghanap nga po ako ng image ng shadow eh. Ang pinakita po sa akin ay anino. Na, kunyari, ito yung object pero ang laki-laki ng anino dito. Pero ito yung overshadow, siya ay nilukuban. Nilukuban siya ng Espiritu ng Diyos. At saka nangyari, isipin niyo po ha. Ang hovering kasi connotes sweeping or moving rather than, okay po, rather than staying stationary. Ibig sabihin yung wala lang, parang hindi siya kumikibo. Pero ang sinasabi dito connotes sweeping or moving. Ganun kapangyarihan ng ating Diyos. Ganun niya ipinakikita kung paano mangyayari sa atin ang lahat ng yun. Can God do it? Palagay niyo po. Can God do it? Of course. He is the God of the impossible. Think about this. Ay, ito po ay ating namnamin na mabuti. Our God, the God of the whole universe, our God who will be God forever and ever, ay, think about this, was in the womb of Mary 9 months. So, ang Diyos natin na hindi namamatay at hindi siya pwedeng patayin. Okay? Siya ngayon ay naandun sa Johnny Mary for 9 months. Bakit? Why? Why did God do it for us? Bakit kailangan niya yung gawin? For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believes in Him will not perish but will have an everlasting life. Kaiba, di po ba? Kaiba ang pangyayari kay Mary na ang sagot niya lagi, let it be to me according to your word. So I presume na si Mary talaga ay may alam sa word of God. Kasi ito yung kanyang isinagot. Hindi siya nagsabing, bakit ako? Ba't kailangan ako? Bata-bata ko pa. Wala pa akong kinalaman dyan. Pero dahil siguro nga sa background niya, let it be to me according to your word. Tingnan niyo po, no? Nakaka-amaze. Nakakalungkot, nakaka-amaze. Mabuti pa si Mary. May faith kay Lord Jesus. Ang ibang mga tao, may faith kay Mary. At ito pa nakaka-amaze. Tinatawag nila si Mary na Lord. Po, hindi ko po pinuput down ang ating ginamit ng Diyos para ipanganak ang ating Messiah. Ang akin lang po ay, kung buhay kaya si Mary, matutuwa kaya siya na siya yung niluluhuran, siya yung inaalay ng bulaklak, siya yung inaalay ng kandila, siya yung ipiniposisyon, matutuwa kaya siya. Kaya makikita kaya po ang title ng ating message ngayon ay Faith of Mary. Dahil si Mary mismo na ginamit ng Diyos para ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo ang nagsabi, I need a Savior. He needed a Savior. So, could be si Mary nung panahon yun, nag-wonder ba siya? Could be natakot ba siya? O may halong excitement? Marahil? Nagulantang ba kaya si Mary? Pero ano sabi ni Mary? Behold, the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word. Ano ang nakikita po natin dito? Ano ang binibigay na mensahe sa atin ngayon tungkol kay Mary? Ang nakita ko po dito ay
salvation. Nag-birth ang Panginoong Jesucristo o ipinanganak ang Panginoong Jesucristo for us to be saved. Birth of the Lord Jesus. Dito po sa Luke 1:31. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son and shall call his name Jesus. So itong ating tinitingnan ngayon tungkol kay Mary, ito ay may kinalaman sa ating kaligtasan. Kaligtasan saan? Sabi ko nga po kanina, grabing experience talaga ito ni Mary. Ano ito? Ito ay manifestation ng God's love. Ulitin ko po, para tayo ay iligtas. Ulitin ko po, ang ating Diyos na hindi namamatay, okay, and siya ang Diyos ng the whole universe, ito po ang amazing, nung ito po ay aking ipiniprepare, na siya ngayon ay nasa tiyan ni Mary. For 9 months, ito ay dinala ni Mary at si Lord Jesus at her womb, nandun lang siya. Itong exciting doon, no? Si Lord Jesus excited na matapos na yung 9 months na yon. Okay? Matapos na yung 9 months na yon, kumbaga, talagang palabas na siya. Para lang iligtas ka. Iligtas ako, iligtas tayo. So bakit? Bakit? For God so loved the world. Paano? He gave His only begotten Son. Sino? Sino? Whoever believes in Him. Kay po? Saan? Will not perish in hell, but have everlasting life. Kailan? Kailan tayo iniligtas ng Diyos? That while we were still sinners, Christ died for us. Doon po ay makikita natin sa Romans 5:8. But God demonstrates His love toward us that while we were still sinners, Christ died for us. So, John 3:16, bakit? Paano? Sino? Sino? Saan? Kailan? Tingnan po natin dito sa Luke. Ulitin ko po. Kung paano tayo, okay, na-excite, bagay hindi naman po ako talaga nakaranas magkaroon ng anak, nakikita ko lang po sa kwento o narinig ko sa kwento, kaano sila ka-excited sa paglabas ng kanilang mga anak. Binibilang-bilang na nila ang araw. Kailan ba ang due date mo? Ganito po, December, blah, blah, blah. Excited na nga po ako eh. Nahihirapan na nga po ako sa tiyan ko kasi ang bigat-bigat na po eh. Gaano ka-excited si Mary at gaano ka-excited si Lord Jesus para siya ay mabuhay para sa iyo at para sa akin. Kaya kung walang birth, walang resurrection. Guess po natin. Kasi tingnan niyo po. So si Mary man needed a Savior dito sa Luke 1:46. And Mary said, kaya pasahin po natin sabay-sabay, my soul magnifies the Lord. And my spirit rejoiced in God, my Savior. So siya man, sa pagdadala niya kay Lord Jesus sa kanyang sinapupunan, ganun siya ka-excited. My soul magnifies the Lord and my spirit has rejoiced in God, my Savior. Kaya nakakalungkot po talaga na ang ibang mga tao, okay po, si Mary ang kanilang pinagtutuunan ng kanilang pananampalataya o kanilang paniniwala. Pero kung nabubuhay si Mary at sasabihin niya point blank sa mga gumagawa ng ganon, may song nga po ito eh. Ito po ay tungkol sa song ni Mary. My soul magnifies the Lord. And my spirit rejoice in God, my Savior. So ang message ng ating tinitingnan ngayon ay salvation. So kung tayo magkakaroon ng mas malalim na pangunawa, imagine, ulitin ko po, imagine natin. Ganina nga po nung ni-imagine ko ito, hanggang kagabi, okay po,
paano nga ba nangyari yun na ang Diyos na Espiritu ay naandos sa sinapupunan ni Mary ng 9 na buwan? Na-imagine po ba natin yun? Tapos, sabi niya, I rejoice, my spirit has rejoiced in God, my Savior. Kung meron pa po, okay, kung meron pa po, ay yung mga kakilala na ito ang ginagawa nila, with all due respect, and season it with grace, malulungkot talaga si Mary kapag siya yung ipinapagdiwang ng mga tao. Dahil Mary, as katulad natin, you, me, us, needed the Savior. Eh, hindi ko pa nga po na-express ito eh. Hindi ko pa na-express ito sabi ni Mary. And my spirit has rejoiced in God, my Savior. Na-express nyo na po ba ito? Ito po ba ay na-ponder nyo na sa inyong mga sarili na nagre-rejoice talaga ikaw sa Diyos na iyong tagapagligtas? Meron po ba? Nalagi niya nasasabi, my spirit has rejoiced in God, my Savior. Of course. Di po ba? Nililipap natin siya, ginuglorify natin siya, pinupuri natin siya, binibigyan natin siya ng kataas-asang pagsamba, at ipinagmamalaki natin siya, ipinagmamapuri natin siya sa mga tao na ating mga nakakaharap. Pero gaano tayo ka-grateful sa salvation na ito ng Diyos na Espiritu ay nakompine sa womb ni Mary 9 months. So, ang nakikita lagi natin ay ang suffering ng ni Lord Jesus nung siya ay pinagkanulo, nung siya ay pinarusahan, pinutungan ng koronang tinik, tapos siya ay ipinako sa cross, bago pa doon, dinuruan siya, tinadyakan, kung ano-ano ginawa sa kanya. Pero without birth, those things will never happen. Dahil mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Para po tayo ay magkaroon ng mas matinding pangunawa. Ito pong aawitin na ito ni Sister Mia. Hindi po si Mary ay parang sa Mary, did you know? So pakinggan po natin itong song na ito at atin pong ipander sa ating mga puso ngayong umaga. Ano yung message na ito ng Mary, did you know song? Speak the praises of the Lamb.
your baby boy is Lord of all creation. Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding is the great I am. So tayo ay pinagkalooban ng napakaganda, napaka-precious na gift. Na ako, personally, na may magpagkakataon ito ay natetaken for granted ko. Ito lagi sinasabi ni Pastor, because of familiarity. Dahil tayo saved na, kaya alam natin na kapag tayo nagpatuloy sa pagkilala sa iisa at tunay na Diyos at Jesucristo na kanyang sinugo, langit ang ating pupuntahan. Pero itong ginawa ng Panginoon from His birth up to the point of His death and resurrection, hindi ito ganun kadali. Hindi ito basta-basta nangyari. Para ikaw, ako, tayo, ay makapiling niya magpakailanman. Ano pa ang gusto niya mangyari? After salvation, matapos niya tayong iligtas, okay? He wants to use each one of us. He wants to use you. He wants to use me. He wants to use each one of us. Palagay nyo, what could be in the mind of Mary at that time? Pwede siyang i-divorce ni Joseph. Pwede siyang i-reject ng kanyang family. Pwede siyang i-reject ng community. And she could be stoned to death. Pero alam nyo, none of those moved her. But Mary didn't answer. Okay, si Angel Gabriel, I will do it. But Mary said, let it be done to me according to your word. Mary knew, okay, alam ni Mary, that it was the word. It was not the word of Angel Gabriel, it was the word of God. Kaya, alin niyo po, gusto ka niyang gamitin? Gusto niya akong gamitin? Pero may magpagkakataon na nininerbios ang mga mananampalataya, natatakot dahil i-reject siya. Mary didn't even bother na siya ay, hindi niya inantala, hindi niya inisip na i-reject siya. Mga kapatid kong minamahal, sabi dito sa huwag kang matakot, huwag kang nenerbiusin, huwag kang magkaroon ng alalahanin. For it is not you who speak, but the Spirit of your Father who speaks to you. Matthew 10:20. Bakit ito ang sinasabi po dito na bakit si Mary hindi siya nag-hesitate? Dahil, tinan niyo po, si Angel Gabriel, isinugo siya. Ginamit siya ng Diyos kay Mary para ihatid sa kanya ang magandang balita sa kanyang pagkukonceive sa Panginoong Jesucristo. Kaya inaasahan niya sa bawat isa na mga mananampalataya, after salvation, He wants you to go and preach the gospel. Dahil, ay po, itong pangyayari na ito, na sinasabi dito, huwag kang matakot, huwag tayong matakot, kaya ni Mary, hindi siya natakot, hindi siya nanerbiyos, hindi siya nag-alala, okay, hindi siya tumangge, okay, hindi siya nangatwiran, let it be to me according to your word. Tingnan niyo po. Paano niya tayo gagamitin? How God will use us. Ano po, amazing? Ito, personally, amazing. Na tinuturo po talaga sa akin ng Lord.
is to love. Dahil nga po, ang pag-ibig na ito para sa akin, hindi ko, kaya lang ako makakaibig sa isang tao because feel ko lang. Feel ko lang ibigin siya, feel ko lang nabigyan siya, feel ko lang naarugain siya, feel ko lang. Pero yung in-depth ng love na ito, hindi ko pa ito masyadong na-express dahil nangunguna sa akin ay pagiging too emotional. Pero after salvation, He wants to use us how to love. Paano tayo, okay, how to love? To tell people God loves them the same way Jesus loves them. Ulitin ko po. Okay, sabihin po natin ito ng out loud. God loves me the same way He loves Jesus. Isa pa po. God loves me the same way He loves Jesus. Kaya dito po sa John 15 verse 9. As the Father loved me, I also have loved you. Kaya kung paano minamahal ng Ama, ang Panginoong Hesukristo, ganun din niya tayo minamahal. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. Paano tayo gagamitin ng Panginoon? Paalaman, ipaalam, ipagsabi na kung paano minamahal ng Ama ang Panginoong Hesukristo, ganun din niya tayo kamahal. Paano? Forgiving His Son, Jesus, for us. Jesus died, si Lord Jesus died for us to live. The Lord Jesus died for me to live. Hindi niya tayo i-require ng love na ito kung hindi niya ito ipinutin sa atin. Dito sa Romans chapter 5, verse 5. Now, hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Hindi niya tayo i-require ng something na hindi muna niya inilagay sa atin. Saan pa? 1 John 4:19. Okay. We love Him because He first loved us. So ako po ay talaga nag-iisip dito sa ano yung gusto niyang ipagawa sa atin. Kung paano niya tayo, kung paano niya minamahal ang Panginoong Hesukristo, ganun din niya ako minamahal. Kaya kung paano tayo ay binigyan o pinagkalooban ng pag-ibig na ito, ito rin ang ating ipapamahagi. Na normally, kung nakakalungkot, nangyayari lang ito kapag ganitong Christmas season. Ang mga tao ay giver. Kahit makasalubong lang, ang mga bata bibigyan ng noon piso. Ngayon, 10 piso na yata pinakamaliit. O baka nag-level up na, baka 20 pesos. So, pag ibig sabihin, ang love na ito ay nagiging seasonal. At ang season na yon, tingnan nyo po, pansinin nyo, pagkatapos ng Christmas, ang dadamot na ulit ng tao. Kasi sinasabi, spirit of Christmas, hindi spirit ng Diyos, hindi spirito ng Kristo, hovering on the face of the waters, hovering over the face of the earth. Kaya tuloy, hinabangan ng mga bata, Christmas tree, Christmas gift, Santa Claus, na-divert na talaga. Kasi nga po, my people are destroyed because of their lack of knowledge of my word. Hosea 4:6. How God will use us to love and to spread the good news of Christmas. Okay po, but, not only this Christmas, gusto niya, we will spread this good news all throughout our lives while we are here on earth. 2 Timothy 4:2. Preach the word.
Be ready in season and out of season. Sabihin nito, ready in season. Hindi naman kailangan ngayong Christmas lang. Okay? Convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. Kaya si Mary ang the supreme example of obedience to God, to the will of God. Here I am. Here I am, the maid servant of the Lord. Let it be to me according to your word. So si Mary may kalooban ng isang bata. Kung siguro matanda-tanda pa kay Mary o mga 18, baka nagreklamo. Pero si Mary, ito lang po eh. Ito lang ang naging role ni Mary. Sa conception, birthing of the Lord Jesus, wedding, okay, at Cana, at sa crucifixion ni Lord Jesus. Doon lang natin makikita yung mga special events about Mary. Pero ano po ang nangyari? Mas marami, okay, siguro few or mas marami, ang pinagtutungkulan ay si Mary. Na si Mary mismo said that ang aking spirito rejoices in God, my Savior. Ito lang yung time, okay? Ito lang yung time, maiksing time lang talaga ang naging role ni Mary kay Lord Jesus. Pero after conception, okay, it is no longer about Mary. Okay po? After conception, after birthing of the Lord Jesus, after the wedding on Cana, tapos crucifixion ng Lord Jesus, andun siya, na-witness niya ang lahat ng yon. Pero after that, it is no longer about Mary giving birth to the Lord Jesus. Si Lord Jesus na, it is all about what the Lord Jesus did for each and every one of us. So, ang nangyayari, because of kakulangan nga po ng salita ng Diyos, na-divert. Na napakaganda naman po talaga. Naalalahanin, kasi si Mary po, yung kaisa-isang babae na wala ng iba pa na makagagawa nito maliban sa kanya, pero nire-respect natin siya. Pero hindi natin pinatutungkulan na siya ay Lord. Dahil si Mary ay namatay na. Okay? Si Mary pa, maaaring nabubuhay siya, nagkasakit din. Maaaring nagbago rin ang kanyang isip. Kaya huwag tayong mag-trust sa tao. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding in all your days. In all your days, Proverbs 3, in all your days, acknowledge Him and He shall direct your path. So, ang pagtatrust natin ay sa Kanya, hindi sa tao, hindi sa bagay, kundi sa Kanya na makapagdadala sa atin at magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Isang buhay na ito, ang tunay na ibig sabihin na buhay na walang hanggan. John 17 verse 3, ang kilalanin kanila, ang isa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. After salvation, ito yung ipapahayag natin sa mga tao that there is life. After this life, which is abundant, which is everlasting life. Kaya tinan niyo po. After conception nga po, sabi, ngayon, pwede natin ito sabihin, okay? Sabihin po natin, yes, Lord. Born in me. Yes, Lord. Born in me. Why Mary is the model of faith? Because Mary's example of understanding that the Christian life is a commitment. Mary proved her faith by surrendering completely to the will and God's plan of salvation. Okay, masasabi mo ba ngayon? Okay, masasabi mo ba ngayon? Here I am, Lord. Send me. Kung paano si Angel Gabriel was sent to Mary, ibigay o ipagkaloob o dalhan o datnan ng salita, ng katotohanan tungkol sa kapagkukonceive ni Mary. Will you do this? Here I am, Lord. Send me. Kaya sabi ni Isaiah, sa Isaiah chapter 6,
Also, I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send? And who will go for us?" Then I said, "Here I am, send me." Kaya ang message ng ating tinitingnan ngayon is salvation and preaching the gospel. Preaching the good news of salvation na ito ang ginawa ng Panginoong Jesucristo na siya ay Diyos. Hindi namamatay na Diyos. Siya ay Espiritu. Siya ang Diyos ng whole universe. Siya ang Creator of the whole universe. Ay nandun sa sinapupunan ni Mary 9 months para tayo ay iligtas. Para tayo ay hindi mapahamak kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So ang question ay, will you go and agree with the Lord and said to him or say to him, "Here I am, send me"? Masasabi mo ba ngayon ito? Dahil tingnan niyo po. Sa mga pangyayari, okay, ano po ang mas nakikita natin ngayon? Ang mga mananampalataya ba ay nagsishare ng gospel of salvation? O merong mga kung ano-ano ang nasa-said ngayon? Especially sa ating modern days called FB. Doon tayo makakakita ng chismis, doon tayo makakakita ng pulaan, doon tayo makakakita ng put-downs, doon tayo makakakita ng pagiging judgmental. Pero ang talagang essence ng Christmas is salvation. And after salvation, He wants to send us by preaching the good news of salvation dahil hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak, kundi ang mga tao. Ito ang first and foremost niyang plan. Ito yung will niya. Ito yung plan niya of salvation. He is not willing that any should perish, but all should come to repentance and all should have an everlasting life. Ang question ay, paano sila makapakinig? Okay. Ngunit paano nga silang tatawag sa kanya? Na ang ibang mga mananampalataya ay tutulog-tulog na, naging complacent na, naging familiar na sa kanyang pagiging save, na hindi sila sinasampalatayanan. At paano sila sasampalataya sa kanya, kay Jesus, na hindi nila napakinggan? Pangatlong question. At paano sila makikinig kung walang mga ngaral? Paano sila makikinig kung ang mga mananampalataya na isinave ng Panginoong Jesucristo ay timid o pipe o ayaw magsalita o nahihiya o natatakot o ninerebios, ayaw ma-reject? Paano masasave ang world kung hindi ka magpapagamit gaya ng sabi ni Isaiah, "Here I am, Lord, send me"? Tapos, ano pang question? Ngunit, paano sila makikinig kung walang ng mga ngaral? Ngayon, kapatid, sa 15, at paano sila mga ngaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay? Church, it's about time. It's about time sa ating bawat isa sa atin is to rise up and be bold to preach the gospel because the world is perishing and for sure, everyone, as Mary said, needed a Savior. Lahat ng tao, kailangan sila ay maligtas. Huwag tayong tumigil hanggat ang isa ay hindi pa nakakatanggap at nananalig sa ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa cross ng Kalbaryo.
Although ginamit niya si Angel Gabriel kay Mary, ay po, pero hindi nag-preach si Angel Gabriel kay Mary. Ang inihatid niyang balita, ikaw ay magkukonceive and ang ikukonceive mo ay magiging savior of the world. Hindi angel ang gagamitin ng Diyos. Ikaw, ako, tayo, na after salvation, ito yung ating role. Ito yung commission, kinomission niya sa atin. Go preach the gospel into all the world. Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And lo, I am always with you till the end of the age. Kaya, ito po ang amazing. Okay po, doon sa mga nanay, meron silang mga bata sa Twin Fellowship ng Saturday 2 o'clock. Ito po ang amazing sa kanila. Na sila, unawang-unawa nila, ang mga bata na ito, unawang-unawa ang kanilang pagiging saved. Unawang-unawa nila na ang, kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. At ito pa ang amazing sa kanila. Meron akong sinare sa kanila na parang tila ba ako din ay hesitant na sabihin ko o ishare ko to sa kanila. Pero pag tinanong niyo po sila, alam nila. Kaya ito po mga bata na ito, akala lang natin ay mga bata, parang hindi sila nakikinig. Pero itong mga twins na ito, na andun sa fellowship ng 2 o'clock, maa-amaze kayo kung paano nila naintindihan ang kanilang pagiging ligtas. At meron pong isang bata pa doon, at baka hindi po nyo ito nagagawa eh. Merong isang bata doon na meron na siyang tinututukan. Okay? Meron na siyang tinututukan na isang kaibigan na kapag siya ay nakinig ng message natin, isinishare niya yon, isinesend niya yon sa kanyang kaibigan na kanyang dinadisciple. Di po ba amazing? Kaya huwag po nating itetaken for granted ang mga twins. Dahil sila, kagaya ni Mary, meron silang kalooban ng isang bata. Na kapag sila ay sinabihan, meron pa nga itong isa na, sinishare ko nga po sa kanila eh, yung mga napapakinggan ko na ibang mga preachers. Sabi ko, sa ngayon, huwag ka munang manunood ng ibang mga preachers kasi sa ating church meron tayong direction. Kasi kung hindi ka marunong magsala ng iyong papakinggan, baka ikaw ay mapaligaw. So, ang nanay niya nakikinig din doon, kaya nalalaman ko kung ano yung conversation nila sa inside their house at kinukwento sa akin. Mga minamahal kong kapatid, huwag tayong magpatalo sa twins. Okay po? It's about time. Dahil nga ngayon, ang nangyayari sa buong mundo, nakitang-kita natin na ang kaguluhan na ito ay hindi pabuti. Ang kaguluhan na nangyayari ngayon sa mundo, ito ay pasama ng pasama. At kailangan ng Lord after salvation is for you, for me, for us to spread the gospel of salvation in season and out of season. Not only this time of Christmas, we have to share this all throughout our lives while living here on earth. So, ang question ay, will you do this? Are you willing? Okay. Sabi ng iba, ginagawa ko na po yan eh. Noon. Okay. Wala na tayong noon. Ang kailangan natin, si Lord Jesus lagi sabi, ngayon. If you hear the voice of the Lord, your God, do not in the days of rebellion, today. Sabi niya, today. Yung mga nakalipas o nakaraan ng unang panahon, limutin na ngayon. Tapos sabi niya, the Father is seeking such worshipers who will worship Him in spirit and truth. Now, it's the time. Huwag natin sabihin noon. Ngayon. This day and on. Kakikitaan ng isang mananampalataya, merong inward change. Merong outward appearance. I mean, outward change. At merong outgoing. Na siya ay hindi tumitigil ng kasi-share, ng kasi-share, ng kasi-share. So ito po ang ating buuin sa ating mga puso. O i-ponder natin sa ating mga puso. Ang ating Diyos na hindi namamatay, inalaw niya ang kanyang sarili na manirahan siya sa tiyan ni Mary
for 9 months. Nagawa ng Diyos. Posible ba na ikaw din ay magagawa mo na ang mga tao ay ma-save through you? Of course, we are not the Savior. Kaya po, nililiwanagin ko po yun. We are not the Savior. But God, our Savior, wants to use you, wants to use me, wants to use us. Here I am, Lord. Send me. So, ang message na ito ngayong umaga, eh, hindi ko po naman sinasabi patapos niyo po itong marinig, ay wala, mag-i-evangelize na ako miyat-miya, araw-araw, linggo-linggo. Ito po ay nasa inyong conviction. Will you follow Jesus? O ikaw ay magkukumpain? Parang ikukumpain ka ulit sa womb para hindi ka makakilos. Pero sa Lord Jesus, sa kanyang pagiging Diyos, ginawa niya yon dahil mahal na mahal na mahal na mahal na mahal na mahal niya tayo. Kung paano minahal ng ating Diyos si Jesucristo, ganun din niya tayo kamahal. Dahil tayo ay co-heir with the Lord Jesus. Tayo ay kasamang tagapagmana ng Panginoong Jesucristo. The Lord is calling you now. Right? The Lord is calling you now. Ang hovering connotes, it's like sweeping and moving. Espiritu ng Diyos ay hindi patay. Ay, ang Espiritu ng Diyos ay hindi pwedeng mamatay. Ang Espiritu ng Diyos na kanino? The Spirit of the Lord was upon me because He has anointed me. Luke chapter 4 verse 18. Because He has anointed me to preach. Bakit ka in-anoint? Bakit ka in-anoint ng Diyos? To preach the gospel to the poor. Bakit ka inanoint ng Diyos? He has sent me to heal the brokenhearted. Bakit ka inanoint ng Diyos? To proclaim liberty to the captives. Bakit ka inanoint ng Diyos? And recovery of sight to the blind. And to set at liberty those who are oppressed. Of course, this is the word of the Lord Jesus. Tama po. Nung nga pong binasa niya ito doon sa synagogue, lahat ng mga tao tumingin sa kanya, nakatutok sa kanya dahil damang-daman nila o sense na sense nila ang katotohanan ito nung binasa ng Panginoong Jesucristo dahil ito mismo ay galing sa kanya. So tayo mga tumanggap at nanalig sa Panginoong Jesucristo, you are anointed. Hindi one, ha? You are anointed because the Spirit of the Lord is upon me. Because He has anointed me to preach the gospel to the poor. So lahat ng tumanggap at nanalig sa Panginoong Jesucristo ay pinagkalooban niya ng anointing. At ang anointing na ito ay hindi maaalis. It will be with us. It will abide with us. As long as we abide in Him. Church, walang tayong dapat ikabahala, inervyos kung sila man ay mag-reject, fine. Hindi mo yung trabaho, kung sila'y nag-reject, bahala ang Diyos. Sabi niya kasi, my word will not return to me void. But the anointing which you have received from Him abides in you, and you do not need that anyone teach you. But the same anointing, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. The same anointing na ipinagkaloob sa Panginoong Jesucristo at the time of His earthly ministry, is the same anointing na na-receive natin sa Kanya nung tinanggap natin at pinanaligan ang ginawa niya doon sa cross ng Kalbaryo. Amen. But the same anointing teaches you concerning all things and it's true and it's not a lie. And just as it has taught you, you will abide in Him. Because the Holy Spirit is living in us, inside us, dwelling in us, alongside with us, and hovering
hovering around us. The church message ni Mary, because of the faith of Mary, hindi siya nag-hesitate, hindi siya nagreklamo. Let it be to me according to your word. So ang word na Gabriel, hindi niya word yon ng Diyos na inunawa, inintindi ni Mary. At itong word na ito ay sinasabi niya sa atin ngayon. Ang compassion na ito, nasa atin na rin mga puso nung tinanggap natin at pinanaligan natin ang Panginoong Hesus Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Can you really say, after salvation, here I am, Lord, send me. So ito pong message natin ngayong umaga tungkol kay Mary, yung obedience of Mary. Si Mary ay bata. Siya ay twin. Teenager, actually. Teenager na siya. Hindi problema na siya ay bata. So, hindi age ang reason kung bakit ka magsasubmit. Kahit bata ay nakakapagsubmit. Si Mary, she lacks education. Hindi pa siya nakakatuntong ng college. So, I don't know kung gano'ng kataas ang kanyang pinag-aralan, pero hindi naging issue para sa kanyang submission. Kung anong kalooban ng Ama, kung anong kalooban ng Diyos, mangyari sa akin, yun ang kanyang sinabi. Siya ay babae. So, hindi problema kung ikaw ay babae, kung ikaw ay lalaki. Mangyari ang kalooban ng Diyos, tulad ng iyong sinabi, mangyari sa akin. Siya ay may plano. Siyempre, mag-aasawa rin siya at mapanganib na makita ng sa kultura nila, pag ikaw ay napag-alaman na ikaw ay buntis bago kay kasal, sa kultura nila, yun ay napaka-serious na kasalanan. Pwedeng ikaw ay batuhin hanggang mamatay. Pero walang fear. Mangyari ang kalooban ng Diyos. Kung anong kalooban ng Diyos, mangyari sa akin. Meron siyang plans sa buhay niya. Dinisregard niya kung ano man yung kanyang plan. Hindi siya natakot na mabago ang kanyang plano. Kung anong kalooban ng Diyos, mangyari sa akin. Kaya mga minamahal ng Panginoon, hindi issue. Ang status, ang gender, ang education, yung edad mo, hindi issue. Ang issue ay ang puso. At ngayong narinig natin ang mensahe nito tungkol sa pagsilang ng Panginoong Hesukristo, ang pagsisilang sa Panginoong Hesukristo, mas mahalaga pa sa kanyang kamatayan. Alam niyo kung bakit? Walang resurrection. Walang resurrection kung walang pagsisilang ng Panginoon. Kaya alam niyo yung Christmas story, nauwi sa materialism. Yung pagsisilang ni Mary, siya ngayon ang minamagnify. Siya ngayon ang pinupuri. Siya dinadasalan para sa kaligtasan na baligtad. Alam niyo kung bakit? Sapagat ang pamamaraan ng kaway ay laging ilihis. Ilihis ang mga aral, ilihis ang katotohanan, ilihis ang tunay na plano ng Panginoon. Muna sa magang ito ang hamon. Mangyari ang kalooban. Kung anong kalooban ng Diyos, mangyari sa akin. Sabihin nga po ninyo yun, kung anong kalooban ng Diyos, mangyari sa akin. Yun po, yung ating pong faith sa God, yung ating pagtitiwala sa Diyos. At ang Christmas ay hindi seasonal. Ang kapanganakan ni Jesus, ang ibig sabihin ng kapanganakan ni Jesus, yun ang simula ng pangyayari ng yung plano ng Panginoon na sinabi niya sa Genesis. Ito na, yun ang simula. At yung simulang yun, naganap na 2,020 taon ang nakakaraan, more or less, naganap na. Kaya, mga minamahal ng Panginoon, una, matapos tayong maligtas, ang nais ng Panginoon, gamitin niya tayo na ang Espiritu ng Panginoon, pag ikaw ay iniligtas, pag tinanggap po si Jesus, ang Espiritu ng Diyos ay mananahan sa iyo. Sabi po sa John 1:12, as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God. Ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatan
na maging anak ng Diyos. Ang proof, Galatians 4:6, upang ipakilalang tayo ay mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko, kaya't hindi ka naalipin, kundi anak, sapagkat anak, tagapagmana tayo ayon sa kalooban ng Diyos. So kung tagapagmana tayo ayon sa kalooban ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, mangyari sa akin. Tayo ang inatasan niya na mag-spread ng good news, hindi angels. Ang angels nagbigay lamang ito ng kay Mary ng message na siya ay magsisilang. Pero pagkatapos nun, ang Panginoong Jesucristo ginampanan niya at nais ng Panginoon na huwag tayong magkakamali. Sa susunod na mga lesson pa po, sa susunod na mga preaching tungkol sa good news na ito ng Kapaskuhan, marami pa tayo yung unspeakable joy na ito, series po ito, The Good News of Christmas. Huwag kayong, next week, huwag kayong mawawala sapagkat napakarami pa nating matututunan na may kinalaman sa kahalagahan ng kapanganakan natin, Panginoong Jesus. Yung mga first time po na dumalo ngayong umaga, sa ating pong gawain, sa inyo, maaring hapon, inanyayahan ko kayo na tanggapin ang Panginoong Jesucristo. At ganito po ang gusto ng Panginoon na gawin natin. Huwag tayo magsayang ng bawat opportunity na ang bawat tao ay maligtas sa pamagitan ng kanilang pagdidesisyon na si Lord Jesus o ang Diyos gagawin nating Panginoon ng ating buhay at tagapagligtas. Sambitin po natin ang panalangin ito ng buong puso ng may pagpapakumbaba, mahal na Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Pag-ibig na hindi nagtatangi, pag-ibig na walang kapantay, na bago pa man ako isinilang, nakita mo na ako, maganda na ang plano mo sa buhay ko. At ang nais mo ay kaligtasan ko. Kaya sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso para sa iyong dakilang mensahe ng Kapaskuhan. Binubuksan ko ang aking puso ngayon at nagpapakumbaba at tinatanggap ko po ang Panginoong Jesus bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari ng buhay ko. Panginoong Jesus, buong puso at kaluluwa, nananalig ako sa iyong ginawa para sa akin. Ako'y nagpapasalamat na ako'y iniligtas mo. Ikaw ang aking tagapagligtas, ikaw ang aking Panginoon, ikaw ang aking hari, at mula ngayon, nais ko po ang kalooban mo. Kung anong kalooban ng Diyos, mangyari sa buhay ko. Para sa ikalaluwalhati ng iyong pangalan, in Jesus' name. Amen. Nung sinambit niyo po yung pangalan, yung panalangin na yon, meron pong naganap, at ang naganap na ito, natanggap mo ang kaloob ng Diyos. Sabi po sa 1 John 5:11, 12, and 13, tinan niyo po. Tingnan lang natin ito at hindi naman ito matagal. Ito ang patotoo. Testimony ito. Ang testimony na ito, pag hindi mo pinaniwalaan, sabi sa verse 10, tinan niyo po, ang hindi naniniwala sa patotoong ito, sabi rito, ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito, yung testimony na ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ng Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoong ito tungkol sa kanyang anak, at may patotoo tungkol sa anak. Kaya itong Christmas, may patotoo ang Diyos tungkol sa kanyang anak, at ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtam natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Wala nang ibang paraan. I am the way, the truth. Sabi niya, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ito, ulitin natin, ito ang patotoo, ipinagkaloob ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Sino ang nagkaloob? Ang Diyos. Paano ito makakamtam? Sa pamamagitan ng kanyang anak. Hindi religion, hindi kahit ano paman. Hindi sa ating lakas, hindi sa ating pamamaraan, pamamagitan lang ng anak. Ang pinananahanan ng anak, verse 12, titinanggap po natin siya, at siya walang itinatangi. Walang itinatangi ang Diyos. Pag ikaw ay nagpakumbaba, at inamin mo, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Sabi niya, ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Dalawang uri lang ang tao, isa pinananahanan, isa hindi. Ang ligtas ay ang pinananahanan, ang hindi ligtas ay ang hindi pinananahanan. Ang pinananahanan ay nagpakumbaba at sinabing, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Salamat sa iyo.
Panginoon. Salamat sa iyong ginawa. Hindi sa aking magagawa ang religion, nag-iisip siya ng kanyang magagawa tungkol sa Diyos. Religion can be summarized into one word. Do. You have to do something for God. Pero ang Christianity, ang iyong salvation, can be summarized into one word. Done. Naganap na, ginawa na ng Panginoon. Kaya ang pinananahanan ng anak ng Diyos, may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. At isinusulat ko ito sa inyo, itong Bible, upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kaya kahit ano mangyari, huwag kayong maniniwala sa kasinungalingan. Ang pinananahanan ng anak, may buhay, ang hindi pinananahanan, wala. Amen po? At kayong lahat ng tumanggap ay pinananahanan dahil hindi nagtatangi ang Diyos. Amen po. Tao lamang ang nagtatangi, ang Diyos ay hindi. Amen. God bless you all. At tanggapin niyo po mga pagpapalang ito mula sa ating Panginoon. Buong puso, buong pananampalataya. Now may the Lord God bless you and keep you. And may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Kita-kita po tayo muli next week.